So hello guys, what's up, what's up? So ang topic natin for today or discussion is about Albert Einstein. Sino ba si Albert Einstein? Si Albert Einstein, siya yung one of the most genius person in the whole world. O siya yung best thinker. So bago natin talakayin si Albert Einstein, itur ko muna kayo sa aking shop. So ito yung aking shop, ayan. Printing shop na may tindahan, may rep. And then, may konti pa naman tayong sapatos, ayan. Yan lang yung ating tinda. So, yan yung ating pinagkakaabalahan, mga kaibigan, kapatid, at minamahal kong mga nakikinig sa ating kwentuhan. So, si Albert Einstein nga pala, nabigyan ko kayong brief history about Albert Einstein. Siya ang, kung naalala nyo, Back to the Future, siya yung scientist doon. Kasi siya yung naka-invento nung quantum physics o yung mga pabilisan kung paano masusukat yung mga speed of light. So si Albert Einstein yun. Siya yung scientist na may gitsandaan ang na-invento. So si Albert Einstein nga pala, isa sa kanyang na-invention ay yung quantum theory of light. So yun na nga yung na-invention ni Albert Einstein. At si Albert Einstein nga pala, siya ay, kung ulitin natin, siya ay pinanganak noong 1879 and then namatay siya noong 1953 sa edad na, hulaan nyo, so 76 years old nung namatay si Albert Einstein. Siya nga pala ay isang professor si Albert Einstein. And then residente, pinanganak siya sa Germany, then naging residente siya sa Swedish, and then nung 1940 naging residente rin siya sa Amerika. So doon na nga siya namatay. Isa siya doon sa scientist na siya yung scientist sa Manhattan. So sila yung gumagawa ng mga atomic bomb and then mga panglaban sa kalaban, o sila yung mga special person na gumagawa ng mga nuclear or atomic bomb sa USA. So yun na nga, si Albert Einstein ay hindi ganun kagaling. Inaamin niya na hindi siya ganun kagaling maglaro ng chess game, kasi nung mga panahong naglalaro siya ng chess game, hindi siya ganung nananalo. And then iba yung theory niya sa theory ng science about chess game and then science, iba. Yung hindi sila magkatugma. So dahil nga si Albert Einstein ay isa sa pinakamatalino, meron siyang kasamahan. Si ang pangalan niya ay Robert Oppenheimer. Siya yung humamon kay Albert Einstein na maglaro ng chess nung panahon na edad nila ay 48 to 50 years old. So, hindi na siya nakahindi. Kasi si Robert Oppenheimer, siya yung isa sa technical director sa pinagtatrabahuhan ni Albert Einstein na gustong subukin yung kakayahan ni Albert Einstein, dahil nga yung IQ niya ay tumaas ng 100 pataas. So, napakataas ng IQ ni Albert Einstein, kaya siya yung tinawag na one of the greatest thinker in the whole world. So yun na nga, naglaro na nga sila dahil nga si Robert Oppenheimer, siya yung kanyang technical director, pero matalinong tao rin yun, siguro player ng chess yun, dahil naglalaro naman ng chess si Albert Einstein. So naglaro sila nung panahon na sila yung magkatrabaho. So, nai-broadcast yun, nai-televise. Yun yung kauna-unahang broadcast na chess game na naglaro mga genius na tao noong 1933. So, si Robert Einstein at si Albert Einstein at si Robert Oppenheimer ay naglaban. So, hulaan nyo kung sino nanalo. De, syempre, sino pang mananalo? De, yung mataasang IQ na tinatawag natin na Albert
Einstein. Siya yung nanalo sa laro ng chess nila nung na-broadcast sa buong mundo. Yung laro nila ng dalawang genius person. Bakit di mo sasabihin genius person din si Robert Oppenheimer? Eh, paano di mo sasabihin na genius person din siya? Isa siya sa technical director na gumagawa ng atomic bomb. So, hindi basta-basta atomic bomb, nuclear weapon. So, sila yung gumagawa nun sa Amerika. Yun yung trabaho ng scientist na si Albert Einstein, scientist na naging professor sa science and physics. So siya yung sa math, siya yung pinakamatalinong tao, si Albert Einstein. So siguro hanggang dito na lang ang ating kwentuhan, talakayan at topic. So sa susunod nating kwentuhan, tour ko ulit kayo sa aking umuulan nga pala ngayon, umuulan, ayan, maampon. Napakadilim na sa labas. So, baka may lumalabas. Hindi natin alam kung anong lumalabas. So, hanggang dito na lang. Salamat sa inyo. Bye-bye!